Isang magandang araw na naman sa ating lahat, mga kasaka. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po sa paggawa ng organic na insecticide, pesticide, and foliar. So, ang kailangan natin dito ay kailangan natin ng 10 sachet ng liquid soap, any brand will do. Isang 2x2 ng mantika or oil. Ang ratio po na ito, mga kaibigan, ay applicable po doon sa 64 liters na balde o yung medyo malaking drum. Kailangan din natin ng net bag. Ito po ay nabili ko doon sa palengke. Binili ko ng 5 piso doon sa titinda ng bawang. Kailangan din natin ng dahon ng marapait or wild na sunflower. Ito po ay kailangan natin i-chop and then ilalagay natin sa net bag. And saka natin ilalagay doon sa balde na may tubig. So, ang next po na procedure na gagawin natin ay kailangan po nating i-chop yung dahon ng marapait or yung wild na sunflower. Kung meron po kayo nito sa inyong lugar, mga kaibigan, ay napakaganda po ito. Ito po ay alternative doon sa bawang or sili bilang isang insect repellent at saka foliar. Bukod po doon sa insecticidal effect nito, meron po siyang medicinal effect, mga kaibigan. So, pagkatapos natin i-chop, ilagay po natin doon sa net bag. Ayan po, mga kaibigan. Doon po sa isang balde na 64 liters, pwede po yung mga 5 kilos, pwede na po yun, mga kaibigan, na ratio ng dahon kasama ng 10 sachet ng liquid soap and isang mantika na 2x2. Ayan, so itali natin, hindi natin hihigpitan masyado para madali po nating mabuksan. Pagkatapos nating i-chop and ilagay sa net bag, ibabad po natin ito doon sa balde na 64 liters for 2 to 3 days. Ang next na procedure na naman ay haluin natin yung liquid soap and then yung mantika. Isang 2x2 po, mga kaibigan. And 10 sachet ng liquid soap. Haluin po natin muna, mga kaibigan, yung liquid soap at saka mantika. Then, lagyan natin ng tubig. Pagkatapos haluin, ilagay po natin doon sa drum. Kasama po yung chinap natin na dahon ng marapait or yung wild sunflower. Hintayin po natin ng 2 to 3 days, mga kaibigan, para mas ma-maximize yung effect. Okay, so dagdagan natin ng tubig. Pag kulang pa yung tubig, saka natin takpan. Takpan po natin ng ini pantakip para hindi po lumutang yung dahon ng wild sunflower. After 3 days, yan na po yung itsura, mga kaibigan. So, titingin tayo ng specimen na uod at itry natin kung epektibo na yung ginawa nating organic insecticide. Ayan po, may nakuha tayo dun sa mais. Yan po yata yung tinatawag na false armyworm sa English. Yan po yung kumakain sa dahon ng mais at sa mga halaman natin, sa mga bunga. Yan po. Yan po, medyo napabayaan po natin kasi yung mais natin, kaya inatake sila ng mga uod.
Ayan po yung mga unang tinisting natin kanina, yung dalawang uod na to, yung namatay na. So itry natin doon sa isa na kinuha nating specimen kanina. Subukan nating patakan doon sa solution na ginawa natin kung maepekto na doon sa uod. Ayan po, tingnan natin kung epektibo na. After mga 5 seconds po, ayan po yung uod. Ayan, lumalakad pa. So, parang nahihilo na mga kaibigan. Ayan, so makikita natin sa reaction mga kaibigan, parang napaparalyze na siya and talagang nararamdaman niya yung effect ng ginawa nating organic na insecticide. Ayan, parang hindi na siya gumagalaw. Ayan. So yung solution po na ginawa natin mga kasaka, sinubukan ko kanina. Yung iba medyo tumatagal. So try natin na mag-spray dito sa mais na inatake ng uod. And titignan natin mamaya kung may lalabas ba o may mga uod na lalabas dyan. And titignan natin kung reaction nila, kung mararamdaman nila yung effect ng ating ginawang organic na insecticide. Ayan, so mag-i-spray po tayo. Ayan, so isprayan natin. Yung pag-spray natin dito sa mais mga kaibigan, dun sa taas ng dahon. Ayan, so may mga lumalabas na mga uod. Yan po yung mga uod na nagtago kanina. Ayan, so may nahilo na, ayaw nang gumalaw. Ayun, may isa pa doon. Ayan, parang kuha na din mga kaibigan, parang na-paralyze din. Ayan. So yung solution mga kaibigan, pwede nating dagdagan yon ng liquid soap. Pag medyo kulang pa yung sa tingin natin, kulang pa yung tapang. Pero sa timplan natin mga kaibigan, meron na mga namamatay oh. Ito medyo malaki. Tingnan natin kung namatay na din mga kaibigan. Ayan, parang patay na din. Oh. Ito pa, meron pang isa dito. Maakyat. Ayan na, parang nahulog, hindi na kinaya. Tingnan din natin kung nasaan na yung nahulog na yon. Ayon, nahulog po siya mga kaibigan. Subukan po natin hawakan kung kaya pa niyang lumakad. Ayan. So wala na, parang na-paralyze na din, namatay na. Ito po yung first parts mga kaibigan na inisprehan ko last 2 weeks ago. Grabe po ito nung hindi pa na-isprehan. So makikita natin yung dahon, may bakas pa na yan mo, may pinutol ng mga armyworm. Nag-recover po mga kaibigan at saka namumulaklak na. Galing ha?